Sa gitna ng mapanubok na panahon, pagkahatid sa kakibat ay diskusyon. Sama-sama tayo, kahit magkalayo, sa programang ito, tiyak ang pagkatuto. Teleradyo, Teleradyo Marcelo, Teleradyo, Teleradyo Marcelo, Teleradyo, Teleradyo Marcelo. Magandang hapon po sa atin pong mga tagapakinig, lalong-lalo na po yung ating mga mag-aaral ng Del Pilar o tinatawag natin mga Del Pilarian. Ngayong hapon, syempre as usual, ang tatalakayin natin ay patungkol sa araling Pilipino. Wala pong diliba kundi ang pagbasa at pagsuri sa iba't ibang teksto tungo sa pananaliksik. Mga anak, siguro mas maganda, take muna natin to ng medyo light. Alam ko, kanina pa kayo nakikinig, kanina pa kayo nanonood, kanina pa rin kayo sumasagot sa mga katanungan ng inyong mga guro. Pero ngayon, sa hapong ito, sa pagtalakay natin sa ating aralin, sa pagbasa at pagsuri sa iba't ibang teksto tungo sa pananaliksik, syempre, as usual, alam nyo na, uulan ng papremyo ngayong hapon. Kaya naman, patuloy ko kayong inaanyayahan ngayong hapon para kayo ay makinig at sumagot sa mga katanungan. At hindi ako sa inyo, yung inyong pagtsatsaga, yung inyong patuloy na pakikiisa at pakikibahagi sa ating programa ngayong hapon, ay magbubunga naman yan ng isang magandang regalo sa inyo ngayong hapon. Ito ay walang iba. Kasi meron tayong mga sponsor na ngayon ay kasalukuyan nakikinig. Batiin ko na nga po yung ating mga sponsor dyan, lalong-lalo na po sa kay Ginoong Virgilio J. Valenzuela, ang puno po ng kagawaran ng Departamento ng Pilipino sa Senior High School ng Marcelo H. Del Pilar National High School. No? Mga anak, alam nyo ba na si Sir Beo ang ating butihing sponsor ngayon? Tama! Yan! At siya ay nagbigay ng papremyo sa atin worth 1,000 GCash. So hati-hatiin natin yan para mas maraming mabigyan. At syempre naman, yung inyong premyo na yan ay para sa inyo, para naman sa inyong pagluload sa mga cellphone ninyo at nang makapagpatuloy po kayo sa inyong mga gawain, sa inyong pakikisa at pakikipag-ugnayan dito sa ating minamahal na Teleradyo Marcelo, ang telearalan ng bawat Malolenyo. Kaya naman sa hapong ito, nais ko munang batiin ang ating butihin at ating ginagala at minamahal na punong guro, apat, walang iba kundi si Doktora Maria Victoria C. Bibo. Ayan. Siyempre, yung ating pong mga kasangguni diyan sa lokal na pamahalaan ng lungsod ng Malolos sa pangunguna po ng iginagalang nating punong lungsod, Ginoong Inhinyero Gilbert Gatchalian. Yan. Sa ating pong mga konsihal, sa ating pong mga kasangguni sa sanggunian, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta nyo ngayong hapon. At sa ating pagpapatuloy ngayong hapon, siguro naman pwede na tayo mag-umpisa. Mainit na mainit pa ito, ano? Bigyan natin ng pagtalakay yung ating gagawin ngayong hapon. Pero magiging iba ngayon yung pagtalakay natin. Siguro mas maganda. Baliktaraw tayo doon sa ating ginawa mga pag-aaral, doon sa pagbasa at pagsuri sa iba't ibang teksto tungo sa pananaliksik. Mga anak, ako nga pala si Ginoong Leopoldo A. Segovia Jr. ang inyong tagapagdaloy ngayong hapon. At sa hapong ito, ihanda nyo na ang inyong mga GCash at cellphone para naman makasagot kayo sa ating gagawing pagtalakay ngayong hapon. Yan. At sa ating pong pagbabalik-aral, syempre, lagyan natin ng title. Ano ito? Ito, tinatawag natin Filipinos. Yan. So, sa susunod nating pagtalakay, dumako na tayo sa ating programa ngayong hapon. Ayan. Pag-aaral tayo. Okay. So ngayon, alam ko sa bawat linggo ay nagkaroon kayo ng mga aralin
patungkol sa araling ito at kaya naman binibigyan kayo ng mga tawag natin learning activity sheet, so soft copy man lang o kahit man lang sa mga modular ay meron tayong mga hard copy na ipinprint ay upang makapagpatuloy tayo ng maayos sa ating mga aralin. Ngayon, mga anak, sa bawat tanong na inyong masasagot, kung sino man kayo na mananalo ngayong hapon, ay bibigyan kayo ng isang tumataginting na 50 pesos Gcash. Yan. So, sa 50 pesos Gcash, syempre naman, pwede na pang unlimited yun. No? So, kaya, maaari na kayong makinig sa mga iba pang mga aralin, hindi lamang sa Pilipino, kaya naman patuloy ko kayong inaanyayahan, suportahan ang ating pong Teleradyo Marcelo. Okay, so, dako na tayo. Okay, mga ma'am, nakaready na ba tayo sa paglilista ng mga pangalan ng ating mga mag-wagi ngayong hapon? Okay. So, eto po, ang unang tanong sa inyong harapan, nakikita nyo po, babasahin ko po para po dun sa kapakanan ng ating pong mga nakikinig sa radyo at yung pong mga hindi nakakakita sa akin sa pamamagitan ng platform ng Facebook Live. Anyway, sa ating pong mga mag-aaral, please like and subscribe sa our YouTube and Facebook page, Teleradyo Marcelo and Telearalan ng Bawat Maluleño. Okay, yan ha. So ngayon, ang unang tanong para sa ating pagbabalik tanaw sa ating mga balik-aral, ang unang tanong, babasahin ko ha, mahilig sa mga insekto si Tony. Nais niya na ngayon malaman kung paano at bakit nagbabagong anyo ang mga ito. Hawak niya ang isang tekstong may pamagat na ang pagbabagong anyo ng salagubang. Okay, tatlo lamang ang pagpipilian ninyo, mga anak ha. Be ready ha. Ibibigay ko sa inyo yung mga pagpipilian ninyo. Ready? Letter A, unang letra. A, paglalahad ng totoong pangyayari, pangkasaysayan. Yan, yan ang choice number one, o yung letter A. At ang sumunod sa letrang B, pag-uulat pang impormasyon. Okay, at ang sumunod ay letrang C, pagpapaliwanag. O, sagot na mga anak. Ayan, para sa inyo yan, 50 pesos worth Gcash. Okay, so meron na ba tayo? Okay, hintayin natin po sila mga pumapasok sa atin pong ginagawang Facebook Live. Anyway, matihin ko muna po yung ating mga kaguruan na patuloy pong sumusuporta at nagpapatuloy ng pakikisa dito po sa ating ginagawang Teleradyo Marcelo. Ayan, so... sandali lamang at iniintay po natin ang kanilang mga kasagutan. So, meron na bang nagwagi? Ma'am, anong pangalan? Okay, may nanalo na. Moises at Chesa, anong section yan, ma'am? Anong section? Okay, galing siya sa strand ng STEM. Ayan, at ang kanyang pong sagot, ma'am, ay? Letter A. Tingnan nga natin kung tama ang sagot niya. Nako, mukhang meron tayong hindi maayos itong ating ano, kunyari. Okay, saglit lang. Okay, meron po tayong sumagot na isa. Ito ay may isang, ayan, meron daw po, Christian Pajardo. No, Christian Vargas. Ah, Christian Vargas. Ayan, si Christian Vargas po. Ang sa kanya pong sagot ay letter. Tingnan sa screen, mga anak. Ayan ang sagot. Ayan ang sagot. Ayan. Ayun, no? Ha! Pagpapaliwanag. Letter C po, mga anak. Yan po ang sagot sa number 1. Dumako po tayo sa ikalawang katanungan ngayong hapon. Okay? Relax lang. Relax lang. Okay, number 2. Ayan. Number 2. Ito po ang... sasagutin kung ano bang klase o ano bang klase itong ating sasagawang paglalaban, ano? Ito po ay tungkol sa mga aralin, mga nakaraang, sa mga hindi po nakapag-umpisa ng programa. Ito po ay patungkol sa pagtalakay sa mga balik-aral ng araling pagbasa, pagsusuri sa iba't ibang teksto tungo sa pananalisig. Ulitin ko po yun, ha?
Ito po ay pagbabaliktanaw sa pagbasa at pagsusuri sa iba't ibang teksto tungo sa pananaliksik. Okay, number two. Ang pangalawa po ay patuloy na nararanasan ng mga bansa sa daigdig ang matinding tag-init at napakalakas ng bagyong nagresulta sa malawakang pagkasira. Nais ni Rodel na magkaroon ng mas maraming impormasyon ukol dito, kaya hawak niya ngayon ang tekstong may pamagat na mga epekto ng global warming sa kapaligiran. Oh, ito po ang pagpipilian, mga anak, ha? Be ready, ha? Letter A, paglalahad ng totoong pangyayari o pangkasaysayan. Letter B, pag-uulat pang impormasyon. At letter C, pagpapaliwanag. Okay. So, ang sagot sa number 2, meron na ba tayong sumagot? Sige, hintayin po natin ang sagot. Anthony Salamante. Ayan. Letter A, Anthony Salamante. Ang sagot po ay? Pauline Evangelista. Okay, may nanalo na naman. Palakpakan naman natin. Gagaling talaga ng mga bata natin. So, ang pangalan po, ma'am? Pauline Evangelista. Pauline Evangelista. Anong section, ma'am? Section. Okay, si Pauline, ang sabi niya, ang sagot niya ay letter. At tingnan natin mga sagot, mga anak. Tingnan natin, ha? Ayan ang sagot, mga anak. Letter B. Yan, pag-uulat pang impormasyon. Bakit kaya? Eh, tingnan natin yung salaysay, ano? Ang sabi rito, nagpapalakas ng bagyo, napakalakas ng bagyo, nagresulta ng malawakang pagkasira. So, siyempre, ito ay nagbibigay ng impormasyon, ano? Kaya naman, letter B po, ang tamang sagot sa atin pong katanungan sa pangalawa. Okay, nakakadalawa na tayo, ha? Worth 50 pesos, mga anak. Be ready lang, 50 pesos Gcash para sa inyo to. Ubusin natin yung binigay na ating sponsor, dahil alam niyo naman, ang ating mga sponsor, pagka ganyang pag-aaral, talaga namang nakatutok sila sa atin at suportado tayo. Okay, sa pangatlo, dako tayo doon sa pangatlong tanong. Ito na. Sa ating pagbabalik tanaw, ito ay naglalaman ng tekstong di-fiksyon. O hindi katang-isip. Ang nilalaman ng tekstong ito ay mula sa aktual na datos, katotohanan, at pangyayari. Okay, pagpipilian, mga anak. Letter A, yan, naratibo. Letter B, informatibo. At letter C, procedural. Oh, sagot na, mga anak. Yan na. Game. A, Lance. Okay. Anong number? Number 3 tayo. Number 3. Wala pang B. Okay, wala pa. Wala pang sumasagot. Batiin ko muna po ulit yung ating mga kaguruan, lalong-lalo na po sa mga senior high. Sa ating pong mga kasama ngayon dito sa ating himpilan ngayong hapon. Ma'am Colonzo, Ma'am... Anthony Salamante. Daphne and Ma'am... Sir Macale and Sir Pawi. Yan po. Anthony Salamante. Ating mga kasagutan. Anthony Salamante. Okay, ang lagasagot po ay... Okay, meron na ba, ma'am? Meron na, Anthony Salamante. Okay, si Anthony Salamante. Ayan, siya na naman ba? Hindi. Okay, ang sagot po niya ay... Tingnan natin ang sagot, mga anak, ha? Tingnan natin mabuti, ha? Okay, ayan na. O, ayan, o. Ito ay naglalaman ng tekstong depiksyon. Kaya naman ang tamang sagot ay... Letter B, informatibo. Ayan. So, ayan na. At tayo ngayon ay nakakalina na tayo, ma'am. Tatlo. Nakakatatlo na tayo. Okay, marami pa tayo. Huwag kayong magalala. Hindi tayo maubusan kayo hapon. Okay, number 4. At ako tayo sa ikaapat na katanungan. Ano ang pipiliin natin dito, ha? Maya-maya lamang. Okay, basahin na natin para sa ating mga tagapakinig sa radyo. Masayang-masaya si Ginang Cruz nang mabasa ang balitang nasa pahayagan ang nasa pahayagang hawak niya. Sinabi ritong si Pia Wurzbach ay nagwagi bilang Miss Universe 2015. 2015 pa ito, mga anak. Ang nanalo po ngayon, hindi man natin gusto yun, Mexico.
po. Congratulations sa nanalo sa Miss Universe. Alam ko si Sir Bart. Sir Bart, mention to you. Shout out, malungkot siya ngayon. Hindi nanalo yung ating pambata, ngayong pambato ngayong hapon, ngayong Miss Universe 2021. So, ang ating pong kasagutan, sige, piliin natin. Ito po ang pagpipilian, ha? Paglalahat ng totoong pangyayari, letter A, o pangkasaysayan. Letter B ay paglalahad na, pag-uulat pang impormasyon. At ang letter C ay pagpapaliwanag. Ayan. G and Rock. Okay, meron na ba? G and Rock. O yan, may nalala na. Okay, may nalala na. Galing nyo talaga, ha? Ang bibilis ng mga anak natin, ha? Okay, ang sagot po ay letter... tingnan mga anak ang mga sagot. Tingnan natin. Ayan, o. Bakit kaya yan ang sagot? Paglalahad ng totoong pangyayari, letter A. Ayan. Kasi ang kanyang nabasa ay katotohanan base doon sa pahayagang hawak niya. Ayun. So, sa pagpipilian pa natin, makita natin yung pag-uulat pang impormasyon at yung pagpapaliwanag na pagpipilian ninyo. Okay. Number, ano na tayo? Number 5 na po. Okay. Number 5 tayo mga anak. Okay. Tingnan natin mabuti. Basahin muna natin yung tanong. Ang sabi dito, kahit tangkad mo na animoy isa kang kapre o isang kapre, ito ay isang halimbawa ng blank na paglalarawan sa tekstong deskriptibo. Okay, siguro naman natalakay natin yan. Eh, no? Okay, pagpipilian po mga anak. Ayan. Una, letter A, karaniwan. Pangalawa, siyempre, masining. Pangatlo, ay siyempre, malikhain. O, sa panlima po. Pwede na ba kayo? O, sagot na, sagot. Okay. Sagot na tayo. Okay, meron na po. Okay, meron lang nanalo. Ang pangalan, ma'am? Sean Mark Hernandez. Congratulations sa iyo. Ano sa sagot niya, ma'am? Letter? Okay, tingnan natin ang sagot. Diyan sa inyong monitor, sa ating nasa likuran. Ayan, ha? Nakita niyo yung letter pink ko. Ayan, o. Ayan, karaniwan. Ang sumunod ay malikhain. O. So, tingnan natin yung kasagutan dito sa ating pong tanong. Ano? Kahit tangkad mo, animo yung isa kang kapre. O, hindi ba? Yung sa paghahalimbawa niya, talaga namang kakaiba. Kasi nga, sa dami ba naman ng paghahalim tularan niya, sa kapre pa, ano? Kaya kung titinin nyo, ito po ay isang masining na paglalarawan. Okay. Sige, pangilan na natin ito, ma'am. Mukhang nakakaraman tayo, ha? Pang-anim. Okay, marami pa tayo. Sige, sige lang. Kayang-kaya natin yan. Marami tayo ngayong bala, mga anak. Sige, sagot lang tayo ng sagot, ha? At makikita ko naman yung ating mga mag-aaral. Talaga namang napakarami nila ngayon. Ang hapon na to, marami na kasubaybay ngayon. Shout out doon sa mga tiga STEM F at sa mga STEM G at doon sa STEM H. Yan, salamat sa inyong mga patuloy na pagsubaybay. Basahin natin yung ika-anim. Ang sabi dito, ang blank o ang patlang ay pang-abay at pang-abay ay mga uri ng pananalita na ginagamit saan? Sa paglalarawan. Ulitin ko, ang patlang ay pang-aba at pang-abay ay mga uri ng pananalita na ginagamit sa paglalarawan. Okay, sagot na mga! Yan, talihan nyo, sagot na! 50 pesos! Mga Del Pilarian, patuloy po tayo makinig at sinasabi ko sa inyo, yung pagtsatsaga ninyo, magbubunga yan ng nilaga ngayong hapon. Maaari kayo manalo ng 50 pesos. What? Gcash! Yan. Courtesy of Sir Virgilio Valenzuela. Yan. Okay. So, may nanalo na ba mga ma'am? Okay, meron na. Sige, anong pangalan ma'am? Monina? Corina? Clemente? Pascual, okay, congratulations sa iyo. Corina, ito ang tamang sagot. Ang sagot po niya, ma'am, tiga muna, be-verify ko lang, ha, dali lang. Letter. Okay, so, good as good. Ang sagot po ay walang iba, kundi ang
letter. Ayan, nakita nyo mga anak, ha? Gulay pink, oh. Pang-uri at pang-abay. Ayan. So, sa halip na letter B at letter C, syempre, ang titignan natin ay yung pang-uri. Okay. Okay. Sige, salamat, ma'am, sa iyong patuloy na pakikipag-ugnayan sa akin. Okay. Dako tayo sa pampito para at least kahit pa paano dumami ng dumami mga kaalaman natin. Mga anak, itong ating ginagawa, huwag niyong kalilimutan kasi baka mamaya bigla kayong bigyan ng assessment ng inyong mga guro sa Pilipino. Siyempre, alam niyo na yung sagot. Madaliin niyo nang malalaman, ano? Hindi na kayo manghuhula. Okay, dako tayo sa pampito. Sabi dito, ang paraan, ang patlang ay paraan ng paglalarawan sa naglalayong mapagalaw. Ang alin? Ang guni-guni ng mga mambabasa upang maipakita ang larawan ayon sa limang pandama. Ano ba yung mga limang pandama? Malalaman mo natin. O sige, unahin natin yung mata, yung ating bibig, yung ating ilong, yung ating balat o yung pandama natin. Yan. Ano ba yun? At ang panghuli, siyempre, yung importante, pag wala nito, hindi kayo matututo kasi kailangan nyong makinig. Okay. So, dako tayo sa mga pagpipilian. Letter A, karaniwan. Letter B, malikhain. Letter C, cohesive device. Okay. So, ang tamang sagot, meron na ba, ma'am? May sumagot na ba tayo? Okay, meron na pong nanalo. Okay, ang pangalan, ma'am? Aero Ryzen Pilapil. Congratulations. Okay, ah, may 50 pesos ka na. Mamaya, siguro after this ng program na to, kontakin ko kayo. Kunin ko sa inyo yung mga numbers ninyo. And padala ko na sa inyo yung inyong mga prizes. Okay, so huwag po kayong manghinayang sa pagpatuloy ng pagsubaybay sa atin ngayong hapon. At meron naman po kayong mapapala sa amin. Hindi naman po tayo magpapabaya dahil alam naman po natin na sa panahon ng pandemyang ito, kailangan nating matuto. At sa pagkatuto, nagkakaroon tayo ng talino. At sa pagkakaroon natin ng talino, nakagagawa tayo ng mga bagay na makatutulong sa ating pamumuhay. Yan. Okay. Sa pampito, okay. Nakasagot na ba tayo sa pampito, ma'am? Okay. Dako na po tayo sa pangwalong katanungan. At narito po ang pahayag. Basahin po natin para po sakpakanan ng mga nakikinig sa atin. Kahit man po hindi sila makasagot, ay at least kahit pa paano ay natututo po sila sa atin pong pagbabalik-tanaw ngayong hapon. Ulitin ko po, ang pagbabalik-tanaw na po ito ay patungkol po sa aralin ng pagbasa at pagsusuri sa iba't ibang tekstong tungo sa pananaliksik. Okay, so pang-8, basahin na natin para hindi na tayo magtagal. Sa tekstong ito, maaaring nagpapahayag ang manunulat ng kanyang mga opinyon na batay sa mga datos. Ito ay tekstong may layuning makumbinsi o mahimok ang mga mambabasa. O mga anak, para mas madalian kayo, bibigyan ko kayo ng clue. Ang clue dito ang tinatawag nating context clue. Minsan kasi, kahit sa board exam, ang mga sagot ay nandun na mismo sa katanungan. Hahanapin nyo lamang kung ano yung kanyang sinasabi, kung saan ito papunta, at makikita nyo doon yung context clue na sinasabi ko. O, halimbawa, mamaya, sagutin muna natin to. Meron na po bang mga sumagot, ma'am? Okay, at ang kanya pong sagot ay... Okay, salamat po. Ang kanya pong pangalan, ang nagwagi po sa pang-8 ay si... Cedric Mercado Cardenas. Ayan, wala lang talaga akong masabi. Ang gagaling nyo mga anak, sa totoo lang. Kung ako lang magbabasa nito, mahihirapan din ako kasi alam nyo naman ang major ko, TLE, no? Pero sa inyo, simple-simple lamang ito. At sa inyong kasagutan, ang sagot daw ay letter C. Ayan, tingnan natin. O, bakit nga ba persuasive? Diba, pinupersuade niya kayo kasi ang sabi dito, nagpapahayag ang manulat ng kanyang opinion batay sa datos ito. Ibig sabihin, hinihikayat niya kayo na
paniwalaan siya kasi totoo yung sinasabi niya, galing sa isang datos ito, hindi galing lamang sa kanya, no? Kaya persuasive po yung ating naging sagot. Okay. Dako po tayo ngayon sa pangsyam na katanungan ngayong hapon. Ayan. Basahin po natin muli. Ang kandidato tuwing eleksyon ay hindi nagsusuot ng magagarbong damit at pinapakita nila na nagmula at galing rin sila sa mahirap o sa hirap. Okay. Ang pagpipilian po natin ngayon, letter A, transparent. Letter B, plain folks. Letter C, testimonial. Ayan. Okay, ha. So, ngayon, ang ating pagpipilian ay nasabi na, inintay po natin. Oh, mga anak, sagot na. Para magkaroon tayo ng kahit konting GCash. Okay, 50 pesos po. Whew! Masyadong hot ngayon dito sa ating pong palatuntunan. Dahil nga sa mga tumataginting natin mga papremyo, salamat pong muli sa ating pong sponsor ngayong hapon, Ginoong Virgilio J. Valenzuela. Okay. Okay, may nanalo na. Okay, may nanalo na. Number 9. Ang nanalo po ay si Irish Kate S. Martinez. S. Martinez. Okay, sorry ha, pasensya ka na. Pero, very good, very good. So, ang sagot po, basta tingnan natin yung sagot mga anak. Tingnan natin dito. Okay. Ayan, plain folks po ang ating tamang kasagutan. Sige, nakakailan na tayo mga ma'am. Nakakasyam na tayo. Wala, okay lang yan. Marami tayong bala ngayon. Okay, number 9. Oh, number 10 na tayo. Number 10, okay. So mga anak, sana magtsaga kayo para kahit pa paano magkaroon tayo ng panlood. Kasi alam ko naman na kahit sa mga magulang natin, nahihirapan din sa patuloy na paglaganap ng pandemya sa ating lipunan. Kaya naman hinahayaan natin na magkaroon ng kaganapan ang mga ganitong klase ng platforma. No? Hayaan ninyo at ginagawa lahat ng makakaya ng ating pong kagawaran ng edukasyon ang kanilang mga tungkulin upang syempre maibisan ng kahit konti yung itong ating nahihirapang hirap sa pag-aaral. Ano? At isa nga dito ang pagkakaroon ng radio broadcasting na kamukha nito ngayon, teleradio, kamukha ng ating platform ang ginagamit ngayong hapon. Kaya po, patuloy po sana ninyong suportahan itong ating ginagawang pagsasahing papawid ng mga aralin ng ating pong mga anak sa ating paaralan, lalo-lalo na po yung ating pong mga stakeholders, ano? Yung ating pong mga pamilya, yung mga kabarangay po natin, inaanyahan po natin kayo na kung meron man po kayong maitutulong dito po sa ating pong palatuntunan ngayong hapon, feel free para po kami isang guniin. Ano? At kami naman po ay bukas sa mga inyong question, kami naman po ay payag sa mga gagawing pagbabago, inibasyon, kung ito po ay sa ikatututo at ikalalago ng kaalaman ng ating mga anak. Ano? Ngayong hapon, number 10 na ba tayo? Okay, nabasa ko ba? Hindi pa, no? Pasensya na kayo. Medyo nadadala ang inyong kalooban, eh. Ayan, number 10. Kapag ang isang sikat na personalidad ay tuwirang nag-endorso ng isang tao o produkto. So, ano ito? Pagpilihan po natin, ano? Transfer, plain folks, o testimonial. Ayan. Okay, hintay po tayo ng konti sagot. Sagot na mga anak para kayo ay manalo ng ating GCash 50 pesos worth. Okay. Okay, may nalala na. Sino? Okay, congratulations to Jason Crisostomo. Salamat sa iyong pakikinig. Ang tamang sagot ay, basahin po natin, ayan, letter C, testimonial. Kasi ang sabi dito, halimbawa yung mga napapanood natin mga programa o patalastas sa TV, ano? Kaya halimbawa, mahaba ang buhok, pinutulan. So, gumamit ng shampoo, bumalik yung haba, ang bilis kaagad eh. Biglang haba eh. Kaya naman sabi niya, ako to, isa akong artista, ito ang ginamit kong produkto, kaya naman ito ang aking testimonya para sa produkto na yan. Yan. Talaga pong umiinit ang ating pong palatuntunan ngayong hapon.
At sumunod po, dumako tayo sa 11 katanungan ngayong hapon. Lumalalim na tayo. Okay, basahin po muli natin ang panghikayat kung saan inihimok ang lahat na gamitin ang isang produkto o sumali sa isang pangkat dahil ang lahat ay sumali na. Okay. Okay, sagot na tayo mga anak. Ito magpipilian, ha? Card stocking, letter B, bandwagon, and letter C, name calling. Okay. Nababasa niyo na rin yung mga kasagutan. Alam na alam niyo yan kung ano yan. Sa 11 katanungan, meron na bang sumagot, mga ma'am? Okay. Okay po natin, batiin po muna natin yung ating pong mga kawani ng paaralan, lalong-lalo na yung ating mga guwardi dyan sa gate. Salamat sa inyong pagbabantay at sa ating mga utility. Salamat po sa inyong pagtulong sa amin sa mga gawain dito sa school. Saludo po ako sa inyo. Salamat po muli sa inyong pong pagtulong sa amin. Okay, meron na ba? Ayan, may nalalo na. Okay, may nalalo na. May nalalo na. Ha? Rachel Ching, congratulations from STEM J. Oh, congratulations, shout out sa mga tiga STEM J. Salamat sa inyong panonood. Okay, ang tamang sagot ay letter B. Yan ang tamang sagot mga anak, bandwagon. Kung kayo man mga anak ay nakapanood na ng cowboy scene, yung bandwagon kasi parang isang sasakyan yun na hinihila ng isang maaaring kabayo o kalabaw o baka o sa kanila baka. Kaya tinawag na bandwagon, sunod-sunod, kapila, tapos lahat nandoon na. So lahat kasali na doon. Lutuan, higaan, ano pa ba? Kung ano man yung pwedeng ilagay doon, nandoon na lahat. Kaya nga sabi dito, dahil ang lahat ay sumali na. O, kaya nagagarawan ng bandwagon. So sunod-sunod, yun pa rin ang magiging trend. Okay, so number 12. Pang 12 katanungan na po tayo mga kaibigan, mga kamag-anak, mga anak, at mga mag-aaral ng Del Pilarian. Number 12 na po tayo ngayong hapon. Okay, basahin po natin ang katanungan para po sa kaalaman ng mga tating mga tigapakinig ngayong hapon. Ano? Ito ay isang uri ng propaganda device na binabanggit lahat ng magagandang katangian ng produkto hindi ang masasama. Siyempre, pagka ikaw ba nagpo-promote, siyempre, hindi mo naman kailangang siraan yung produkto mo. Meron rin ka bang ang pangit po ng tinda ko? Siyempre, hindi. Ang madidinig mo dyan, napakaganda po ng tela nito, matibay po ang pagkakagawa nito. Kaya patuloy po ang sinasabi natin na pag-iingaan nyo sa mga mamimili. Lalo-lalo, pag napupunta kayo sa merkado, ano? Siyempre, may madidinig kayo yan. 5 pesos lang po. 5 pesos lang po bawat isa. Dampot-dampot lang. 5 pesos lang. Yung madidinig nyo kadalasan din, di ba? So, pag nadinig nyo yan, ibig sabihin nun, pinopromote nyo yung kanyang produkto, mura-mura na. Nauutang pa, ano? Kaya nga sabi natin, bili na kayo. Kahit ano, basta 5 pesos lang po bawat isa. Yan ang mga kadalasan. Okay, may nanalo na ba, ma'am? Okay, may nanalo na. Congratulations ulit. Pangalan, ma'am, ay Isabella Aguinaldo. Ay, ang aga naman ito. Paskong-pasko na. Aguinaldo ka, gala. Okay, ito ay isang uri ng propagandang device na binabanggit lahat ng magagandang katangian ng produkto at hindi ang masasama. Okay. Galing siya ng STEM age, ang kanyang sagot ay card stocking. Yan. Okay, sabi nung isang teacher dito, mapatmatali niya daw po yung bata na yan. I hope sana sa mga susunod na school year, makahawak din ako ng mga high section. Okay. Kahit pa paano, nagkaroon naman ako ng pagkakataon na mahawakan yung higher section. Okay naman sila. Mas matalino pa nga sa akin. Okay, number 13. So, sa punto de vista na ito, ang tekstong naratibo ang isa sa mga tauhan ang nagsasalaysay ng mga bagay na kanyang nararanasan. Okay, ang pagpipilian po mga anak ay una ay unang panauhan, pangalawa, ikalawang panauhan, pangatlo, ikatlong panauhan. Okay, babasahin ko uli ha. Sa punto de vista na ito,
ang tekstong naratibo ang isa sa mga tauhan ang nagsasalaysay ng mga bagay na kanyang naranasan. Oh, nandun yung context clue, ha? Malinaw naman yung pahayag, eh. Okay. Okay, may nanalo na ulit. Talaga naman, oh, siguro galing siya ng STEM. D. Ang kanya pong pangalan ay? Kat Leoncio. Ayan. Ang kanya pong sagot ay unang panauhan. Bakit? Oh, may clue ba kayo? Sige, tingnan natin mabuti. Kasi ang sabi dito, isa sa mga tauhan ang nagsasalaysay. Ibig sabihin, kung ako yung tauhan, ako yung nagsasalaysay. O, siyempre, unang panauhan. Iyan yung mga natitinig kong naranasan ko na magkaroon ng ganito, etc., etc. Ako ang unang dumaong pagdating sa pantalan, mga ganong panauhan, ano? Okay, so, salamat po dun sa 191 viewers natin ngayon. Sana matagdagan pa yan kasi marami pa tayong pa-premyo, no? Patuloy po tayo makinig. Yung mga kaskwela nyo, yung tutulog-tulog dyan, gisingin ninyo para magkaroon naman ng konting ganansya, no? Hindi porque tayo ay nagbo-broadcast lang ng ganito, eh, wala kayong mapapala. Eh, pinagandaan pa naman namin ito ng ating mga kaguruan, ano? Alam nyo namang mahal na mahal namin kayo, mga anak, kaya lahat ay gagawin ng inyong mga kaguruan para lamang kayo ay matuto. Kahit na sa ganitong plataforma, eh, hindi man lang tayo magkita-kita. Eh, kahit papano, ay meron kayong matutunan sa hapon ito. Okay! Dako tayo sa panglabing tatlong katanungan o panglabing apat na katanungan. Ayan. Sa number 14. Okay, ito na po ang katanungan, ha? Sa tauhang ito ng tekstong naratibo, umiikot ang pangyayari ng kwento. Ang pagpipilian po, una, katunggalian tauhan, katunggaling tauhan, letter B, kasamang tauhan, letter C, pangunahing tauhan. Okay. Oh, sagot na tayo. Baka meron tayong mga nalalo dyan. May nalalo ba tayo? Okay, galing siya nang. Okay, hindi sinabi kung anong section niya. Sana yung mga sumasagot ay sabihin niyo kung anong section para mas madali ko kayong mahanap kung saan mang kayong lupalop na ano doon. Kasi mahirap maghanap ng pangalan lamang sa Facebook. So, ilagay niyo kung anong section kayo. Ano? So, ang sagot po ay nanggaling kay Maynard Amparo de Jesus. Thank you po. Salamat po sa inyong patuloy na pakikisa ngayong hapon, Maynard. Congratulations. Nanalo ka ng 50 pesos worth Gcash. Mamaya, baka kontakin ko kayo. Ano? So, ang kanyang sagot, mga anak, ito po, ang tamang sanugan. Walang iba, kundi letter C. Pangunahing tauhan. Okay. Okay, so okay lang yan, okay lang yan. Diretso tayo, marami pa tayong bala ngayong hapong ito. Ha? So, number 15, okay. Panglabing limang katanungan sa hapong ito at panglabing limang estudyante sa hapong ito na mananalo at magwawagi ng worth 50 pesos Gcash courtesy by Sir Virgilio J. Valenzuela. Okay, number 15, ang sumunod. Ang sumusunod ay mga halimbawa ng tekstong naratibo. Maliban sa letter A, nobela. Letter B, haiku. Alam ng mga Del Pilar yan kasi tinuro sa kanila yan nung kanila sila ay grade 9. Grade 9, grade 10. Parang ano mo. So, letter C, kwentong bayan. Ayan. So, hintayin natin. Pwede na kayo sumagot, mga anak. Sagot lang. Okay. Okay. Galing sa? May nalala na? Okay. Galing sa ABMC. Parang kilala ko yan. Ano pangalan? Maria Dolores de la Cruz. Ang kanya pong sagot? Tingnan po natin yung kanyang sagot sa number 15. Ito po ang tamang kasagutan. Okay. Haiku. Yan. Ano ba yung haiku? Ito kasi galing sa Japanese literature, ano? Ito yung mga parang kanilang mga tula. Ito yung mga five by ano?
May bilang kasi ito eh, parang tula nila ng hapon. So, ito ang sabi, sumusunod ay mga halimbawa ng tekstong naratibo maliban sa haiku kasi nga ito ay parang tula ito eh, no? So number 15, meron lang nanalo si Maria Dolores de la Cruz. Okay, congratulations anak. Natatandaan kita. Naging estudyante rin kita sa Pilipino noong 11. Okay, so number 16. Okay, number 16, panglabing anim na katanungan at panglabing anim na mag-aaral na magwawagi ng worth 50 pesos GCash courtesy of Sir Virgilio Valenzuela. Okay, thank you po. Ang number 16, ito po ang tanong, ihayag na natin para madali tayo. Ang ay ano to, blanco. Isang tauhan, ang patlang ay isang tauhan na may multidimensional o maraming saklaw na personalidad. Ayan. So, sagot na tayo mga anak. Okay. Huwag po kayong mahinyang sumagot kasi yung naman pagsagot, eh, meron naman kayong mapapala ngayong hapon. Apo, kahit po 50 yan, eh, malaking bagay na rin po yan sa panginyong panglulod. Meron po tayong only na po pwedeng panlood dyan. Ano? Anong lalang din sa mga gamers eh. Huwag naman sanang gamit sa paglalaro lamang yung ating pong ibibigay na pa-premyo ngayong hapon. Gamitin po sana ninyo ito sa pakikinig dito po sa ating pong tele, Radyo Marcelo, ang tele-aralan ng bawat Manolenyo. Okay. Okay, number 16. May nalala na? Okay, meron lang nalala. At ang tamang sagot ay nanggaling kay Gabriel Makapugay. Ayan, congratulations anak. Aha. Huwag po kayo maglala. Yung pangalan niyo po ay aming nililista at hahanapin po kayo. Sana po totoo po yung inyong ginagamit ng mga pangalan para madaling hanapin sa ating pong fanpage at yung pong Facebook Live para po kayo ay mapadalan agad-agad ng 50 pesos na worth GCash. Okay, so, pang 17 katanungan na po tayo ngayong hapon. Okay, at sa pang 17, okay, ito po ang pahayag, ang pagkakaroon ng saglit na kasiglahang hahantong sa pagpapakita ng aksyong gagawin ng tauhan tungo sa paglutas ng suliranin ay isang uri ng banghay na tinatawag sa Ingles na kaya letter A, falling action, letter B, rising action, letter C, ending. Yan, o sige, sagot na tayo mga anak ha. Sagot na tayo para magkaroon tayo ng 50 pesos na worth GCash. Okay, saan pa kayo? Dito lang kayo makakahanap ng ganyan. Sumagot ka lang, magkakaroon ka na ng GCash pang load. Oh, akong bahala sa inyo. Marami tayong bala ngayong hapong ito. So sana nag-i-enjoy kayo mga anak. Para sa inyo yung ginagawa namin ito, ang sakripisyo at pagpapakapagod ng inyong mga guruan. Eh, nakikita namin sulit yung aming ginagawa kasi alam namin natututo kayo, nagkakaroon kayo ng mga kaalaman. Okay, may nanalo na number 17, nanalo na ang number 17, ang pangalan niya, ang sagot ay nagmula kay wow, mayaman to, Ricky Rich Alday. Okay, parang napakayaman mo na, magkakaroon ba ng GCash niya, galing lang Yums D. Okay. So anak, ang tamang sagot ay, ayan, ang tinatawag natin rising action. Okay. Dako tayo sa 18. Dumalaot na tayo mga anak. Okay, yan. Sa pang-18 katanungan, magkakaroon po ng pang-18 mag-aaral na maaaring manalo ng 50 pesos worth GCash. Okay. Huwag po kayong maglala. Yung pangalan po nyo ay naitala na at hindi na po mabubura yan. Okay, number 18. Nagmula sa pagkakaroon ng isang tao na malinaw na pag-iisip na maipamamalas sa pamamagitan ng diskurso. Ang ating pong pagpipilian ngayong hapon, letter A, matibay na paniniwala. Letter B, matibay na panghihikayat. At letter C ay matibay na argumento.
Okay, sagot na tayo mga anak. Para po dyan sa ating pong 18 katanungan, ano? Okay? Binabati ko rin po yung pong ating mga tricycle driver dyan sa labas. Salamat po sa inyong pagtulong sa akin kanina, ano? Medyo nagkaroon po ako ng konting depression doon sa tricycle ko. Eh, natulungan po tayo nila. So, batiin ko naman po yung ating pong mga ating mga stakeholders na patuloy na tumutulong sa atin. Ano, salamat po sa pagtulong sa akin kanina. Ano? Sa ating pong mga mag-aaral dyan sa Bay Area, huwag po kayong mag-alala at ginagawa na po ng paraan namin ni Sir Macale na makaabot po dyan yung ating pong pagsasahing papawid sa pamamagitan po ng plataforma ng radyo. Okay, number 18. Okay, may nanalo na. Okay, may nanalo na. Angel Jocelyn Rivera. Ayan, congratulations na lang. Salamat. Galing po siya ng STEM D. Okay, salamat ha. Sana nag-i-enjoy kayo ha. Ang tama pong kasagutan ay walang iba kundi letter A, matibay na paniniwala. Kasi nga, ang sabi dito, malinaw yung pag-iisip na may pamamalas sa pamamagitan ng pakikipagdiskurso. No? Okay, number 19. Dako tayo sa panglabingsyam. Okay, sige. Hindi ka eksaktong naging modelong ama. Parang linya lang sa radyo ito ha. Hindi ka eksaktong naging modelong ama. Yan, ganyan. Ganyan bigkasan na. Kaya ang hindi mo ako maakusahan bilang isang masamang magulang. Ayun ang sinasabi ko. Okay, letter A. Ang pagpipilian, non-sequitur. Letter B. Ad baculum. Letter C. Ad himonem. Okay. Ito, natalakay ito sa inyo, sigurado ko. Kasi ito, medyo mahihirap din kasi mga lingwahe ito. Ayan, ito kasi Latin. No? Yung itsura na ito. No? Okay. Ang sagot po ay nagmula sa galing na naman sa STEM H. Okay, sino ito? Medyo mahirap din kasi na. Giles Disbaro. Disbaro. Okay. Giles Disbaro ng STEM. Okay. Hindi yata STEM H to. Ano? Oh, sige. Congratulations anyway. Basta anak ay tama yung ating pangalan para madali kayo makontak. Kung ito ha, kung hindi ka man kayo makontak dahil nahihirapan kaming mahanap ang inyong mga pangalan ngayong hapon, pari nyong kunin ang atensyon ng inyong mga gurong tagapayo para siyempre magkaroon tayo ng ugnayan at mabigay namin sa inyo yung dapat na pa-premium maibigay sa inyo. Okay. Hindi ko po aninto. Marami po akong pang-Gcash ngayon. Yung mga pang-Gcash na to, alam nyo naman na ako'y namimigay ng Gcash tuwing hapon yun. No? Okay, ang tamang kasagutan ay letter C, ad himonem. Okay, ang galing naman ng bata na yun. Ano? Kalahin mo masagot niyo, no? Kaya hindi kahirap-hirap ng katanungan. Pastila pa man ito. Eh, hindi pala, Latin pala ito. No? Okay, lako tayo sa ikadalawampu. Ikadalawampung mag-aaral na mananalo ng worth 50 pesos na GCash courtesy of Sir Beo, Sir Virgilio Valenzuela. Okay? Ang pahayag po ay ganito, ano? Paggamit ng maling batayan na humahantong sa maling konklusyon. Okay? Ang pagpipilian po ay maling saligan, letter A. Letter B, maling batayan. At letter C, maling paglalahat. Okay. So, ano ang ating kasagutan? Meron na bang sagot na kayo mga anak? Para magkaroon na tayo ng worth 50 pesos na GCash. Okay. Okay, may nanalo na. Galing siya ng wala na namang section. So, ang pangalan niya ay Josh De La Cruz. Okay, salamat sa iyo. At ang kanyang kasagutan ay anong letter? Letter A. Kasi nga, paggamit ng maling batayan. O ha? Nakita nyo naman ha? Malinaw ang pagkakasulat. Verbatim, maling batayan. Kaya nagkaroon ng maling konklusyon. Kaya ang sagot ay maling saligan. Okay. So, okay lang yan. Tuloy natin. Okay. Number
Okay, meron na lamang tayong nalalabi. Okay, sige, sige, tuloy tayo. Para mas marami pa tayong mabigyan ng ating papremyo ngayong hapon. Sa ikalabing 21 katanungan o pagpapahayag na bibigay ng panuto o nagbibigay ng panuto o direksyon kung paano gagawin ang isang bagay at sinusunod ang mga hakbang para sa tamang proseso sa paggawa. Okay. Ang pagpipilian po mga anak ay procedural, letter A, letter B, eksperimento, letter C, pagluluto. Okay, sagot na tayo mga anak. Sagot na tayo. Okay, meron na ba? Okay, meron na ba dyan? Okay, meron na nalo na. Ang pangalan ng sumagot ay Charlene Wenceslao. Ayan. Stem J. Shout out sa inyo, mga taga Stem J. Grade ano ba yan, ma'am? Grade 11, Stem J. Salamat sa inyong pakikinig at panonood ngayong hapon. Sana huwag kayong manawa kahit sa hindi sinasadyang pagkakataon. Nagkaroon tayo ng delay sa ating pong pagsasayong papuwid ngayong hapon. Ay patuloy po na kayong umasa na kami po ay gagawa ng pamamaraan para po sa inyong pagkakatuto ngayong hapon. Okay, number 21, ang sagot po ay letter A. Ang nalala po, ulit na pa, Charlene Wenceslao. Okay, Charlene Wenceslao. Okay, congratulations. Dako tayo sa ika-22. Salamat po muli sa mga taga-subaybay natin. At ito po ang tanong sa ikalabing dalawa, ay ikalawang po dalawa, o number 22. Ang sabi po dito, ang pahayag, paggawa ng rubber band powered car. Oh, parang bago ito, ah, rubber band powered car. Ibig sabihin, yung goma powered car. Talagang meron mga yan. Okay, ang pagpipilian ay, para ang procedural, letter A, letter B, paraan sa eksperimento, letter C, paraan sa pagluluto. Okay. Ang tamang sagot ay, meron na ba? Okay, meron na. Corina Clemente Pascual. Okay, Corina Clemente Pascual, STEM B. Salamat sa iyong pagkinig. Ang tamang sagot, basahin. Tingnan natin. Okay. Letter B. Okay, nagkakaroon tayo ng konting technical problem. Sandali lamang. Ay, mali po. Okay, pasensya ka na. Ano pangalan ng nauna natin? Corina, medyo nagkaroon ng kalituhan. So, ang totoong nanalo, hindi si Corina, ganun ba? Si Coronel, ang Zay Coronel ang nanalo. Kaya, sensya ka na. Bawiin muna natin. Lipat natin kay Zay Coronel. Bawiin na lang next time. Okay? Sagot na lang mali. Pag natumpak ka naman, napili kay... Okay, galing sa STEM K. Okay, salamat sa iyo. Pangalan muli ng nagwagi sa number 22. Zay Coronel ang nagwagi. So, Corina, pasensya ka na. Lipat muna natin yung papremyo kay Zay Coronel. Ano? Pero, sagot ka lang. Walang problema. Akong bahala. Yeah. Number 20. Okay, number 23. Yan. Ito na ang katanungan sa number 23. Ang pinakamahalagang bahagi ng tekstong procedural ay letter A, hakbang. Letter B, target. Letter C, proseso. Okay, letter C, proseso. Okay, ayan. So, sagot lang mga anak. Baka sakali, mabawi natin si Corina. Baka sumagot na si Corina dyan, ano? Corina, I'm so sorry. Pasensya ka na. Nagkamali yung ating, ano eh. Okay, sige. Okay. Okay, may nanalo na uli. Salamat. Ang pangalan niya ay Yasmin Perez. STEM J. Oh, napakadami naman talaga matatalino dyan si STEM J. Oh.
So lang, ang sagot po ng ating number 23 ay siyempre letter A, hakbang. Siyempre, yung step by step, doon natin makikita talaga yung pinakamahalagang bahagi ng isang procedural process, or process kasi yan. Okay, sige. Number 24. Number 24, ang katanungan, ang pahayag po sa number 24 ay pinakamahalagang bahagi ng tekstong procedural. O kanina, ang sabi sa 23, parang parehas lang, ha? Pinakamahalagang bahagi ng tekstong procedural. Palagi ko, ito yung mga parte ng pinakamahalagang bahagi ng tekstong procedural. So, hindi lang hakbang ang sagot dito. Kaya sa number 24, sagot tayo at ang pagpipilihan. Ha? Letter A, target. Letter B, layunin. At letter C, pagpapaliwanag. Okay, pagpapaliwanag. Ha? Number 24. Ano ang kasagutan? Meron na bang mga nanalo? May nagbagay na ba, ma'am? Okay. Okay, ano pangalan? Raisa Gwinnett Madali. Ang kanya pong sagot ay? Tingnan po natin yung kanyang sagot. Yan. Letter C. Pagpapaliwanag. Okay. So, dako tayo. Patuloy tayo. Siguro, ito na siguro yung ating huling katanungan ngayong hapon. Sa mga nagwagi, mamaya ulitin ko yung mga pangalan. Ano? Pwede naman siguro kontakin nyo ako. Ang aking pong Facebook account ay ang aking alias na ginagamit nung ako po ay nasa CIDG pa, kaya po nahihirapan po yung iba na ako hanapin kasi nga po ang aking pong Facebook account ay John Cortez. Makikita niyo po ako at ang aking asawa doon sa litrato ng Facebook account ko, kaya i-message niyo ako para mas madali ko kayo mapadala ng inyong papremyo na worth 50 pesos Gcash. Okay, dako na tayo sa panghuli. Sa huling katanungan ngayong hapon, bago tayo magwakas sa panghuli ay number 25. Ito po ang papahayag, no? Pamamaraan kung paano masusukat ang tagumpay ng procedure. Ayan. Okay. Meron na ba? Ating ingat-ingat tayo, no? Okay, hintay-hintay lang tayo. Tingnan natin. Meron. Okay. Hinahanap kasi mabilis daw yung mga sagot eh. Mabilis ang pasok ng mga sagot eh. No? So, salamat doon sa ilan na ba yung ating viewers. Salamat po sa inyong mga tagapakinig sa ating pong mga sumuporta ngayong hapong ito. Huwag po kayo mag-alala, if ever na makahingi pa tayo ng papremyo natin sa ating mga mahal na sponsors, patuloy tayong makikipag-ugnayan sa kanila upang sa gayon ay magkaroon naman ng, alam nyo na, ng konting pampagana lang naman ito eh. Ito naman hindi naman para kayo para lang manalo ng salapi. Kayo ay binibigyan ng, tinatawag nating reward sa English dahil sa inyong pagpupursige, pagsisikap na matuto kahit sa ganitong sitwasyon ng pandemya, patuloy pa rin kayo sa pakikinig. Ano? Sabi nga nila, iyan ay pagbibigay sa atin ng konting insentibo. Sa mga nagtsatsaga, sabihin ko na sa inyo, patuloy kayong maniwala sapagkat sa bandang huli may nilaga. Na, okay, may nalala na? Ayun, meron na ang sumagot. Ay si Juliana Natividad Santos. Ayan. From ABM. Talaga naman, oh. So, salamat po sa nanalagogis. Congratulations sa'yo. Ano pangalan muli? Ulitin natin. Juliana Natividad Santos. Okay. Salamat po. Oh, 25 katanungan. 25 mag-aaral na nagwagi ng 50 pesos worth GCash. Kaya naman para sa inyo mga anak ay patuloy po tayong makiisa, patuloy po tayong sumuporta dito po sa ating pong itinayong plataforma ng pagsasahing papawid ng ating pong mga aralin sa ating pong paaralan sa ating minamahal na Marcelo Del Pilar National High School at doon po sa ating mga patuloy na
nagpupunyagi. Batiin ko pong muli ang ating pong mahal na punong guro apat, Dr. Maria Victoria C. Bibo, sa ating pong mga katuwang na punong guro, Ma'am Gladys Bondoc, at si Ma'am Dr. Joyce Ramos. Ay salamat po sa inyo pong patuloy na support at paggabay sa amin dito sa Teleradyo. Sa atin naman pong mga kasangguni dito sa loob nating himpilan, Sir Magale, Sir Pawi, Ma'am Daphne, and Ma'am Bernadette, salamat po sa inyong pagtulong. Sa lahat po na naniniwala na ang platformang ito ay magtatagumpay, salamat po. At kami po ay patuloy din naman na magsasakripisyo. Patuloy din po kaming magbibigay sa inyo ng mga kaalaman na nararapat upang kayo ay magkaroon ng kaalaman. Okay, salamat po. Okay, so that's it. Mga anak, salamat po sa patuloy niyong pag-subaybay sa atin pong pagsasahin po ngayong hapon. Time check natin ngayon is 5:29. At salamat po muli sa mga suporta sa ating sponsor, Ginoong Berhili J. Humacio, Humacio Valenzuela. Salamat po muli sa inyong ipinagkaloob ng GCash worth na 1,000. Sahan niyo po na ang mga papremyong yan ay gagamitin po ng ating mga mag-aaral sa isang mabuting pamamaraan. Diyos! Salamat po. Diyos Mabalos. Salamat sa inyo mga anak. Salamat sa inyo mga magulang. Pati mga guruan. Salamat po. Thank you. Makinig o Teleradyo, Teleradyo Marcelo. Sa gitna ng mapanubok na panahon, magkahatid sa kakakibat ay diskusyon. Sama-sama tayo, kahit magkalayo, sa programang ito, tiyak ang pagkatuto. Teleradyo, Teleradyo Marcelo. Teleradyo, Teleradyo Marcelo. Teleradyo, Teleradyo Marcelo.